yung kamay ko pag gumawa ako. Ngayon guys, ang gagamitin nating karne ay karne ng tupa. I-boil muna natin. Ito guys, 2 kilo. Tapos, habang magbo-boil tayo, lagyan natin ng laurel, curry leaves, gronkul, hell, black pepper. Para hindi magkalat dito guys sa karne, para ano, ilalagay natin dito sa lagayan ng spicy. Then, i-close natin mabuti. Then, ilagay natin dito guys. Lagyan natin tubig para i-boil. Ayan na guys, isalang natin. I-boil natin 1.5 hours. Takpan muna natin guys habang i-boil. Tapos na ang 1 oras at kalahati. Tapos na i-boil. Ngayon, igisa na natin sa kaldero. Maglagay tayo ng mantika para panggisa. Gisa na natin una onion. Ngayon, ilalagay na natin yung meat natin. Nag-change color na yung onion. Lagay na natin yung boiled meat. Meat lang muna ilalagay natin. Yan ang tupang karne. Mix natin. Sunod, tamati. Salsa. Dalawang salsa para maganda ang kulay. Mix muna natin bago ilagay yung ibang spicy. Sunod, curry leaves, lori leaves, chili. Ito na yung kinras kong ginger. I-squeeze ko na lang dito. Kinras ko na, i-squeeze ko na lang dito. Maji. Laban sa body. Muna natin. Ganda na ng kulay, oh. Lumabas na yung kulay. Wow! Dry flour. Paprika. Pampadagdag ng kulay yan. Kamon.
gram masala. Turmeric. Turmeric. Basa ko dyan ay turmeric. Turmeric pala yan. Chili powder. Lemon salt. Ito yung nagpapasarap. Curry powder. Dalawang kutsarita. Ito na yun guys, yung kinaras kong spicy. Lagay na natin. Mix, mix, mix. Salt. Mix, mix. Kabango. Sarap nito. Wow! Ngayon guys, ang isabaw natin yung tubig na pinag-boiled ko ng meat. Isabaw natin. I-ano muna natin. Lagyan natin ng kunting sabaw para pangluto niya. Ilagay natin sa salaan kasi mayroong pinag-anuhan ng boiled. Ayan na guys. Tama-tama na yung tubig niya. Ibuboil muna natin to ng half hour. Takpan muna natin. And then, itong tubig na natira, guys, pangluto natin to mamaya sa rice, Indian rice. Ayan na, guys. Iluluto na natin ang Indian rice. Ibukod natin sa another gider. Ang ating isasabaw ay ang pakuluan natin ng meat. Yun ang pinakasabaw natin. Hintayin natin na maluto ang kanin. Tapos, pag naluto na yung rice na yan, ililipat natin dito sa sauce na to. Hello guys, mag-fry tayo ng onion para pang toppings natin sa biryani. Ayan, nakat ko na yung onion. Lagyan natin ng corn flour. Lagyan natin ng corn flour, 1 spoon or 2 spoon para pag pinirito, magiging crispy siya. Ayan, mix-mix mo lang yan. Fry na natin. Hintayin natin hanggang ma-golden brown. Ayan lang natin siya ma-fry. Pag na-golden brown, pwede na. Ayan na guys, golden brown na ang ating onion. Hango na natin. Ayan na guys, luto na yung rice natin. Ngayon, ilipat natin dito sa sauce. Ang unang layer guys, lagyan natin ng pinried ko na onion. And then, yung kinat natin kusbara. Magbibigay lasa yan guys. And then, nana. Ngayon guys, ilagay na natin yung ating rice na niluluto sa isang gider. Ayan na guys, na ilagay ko na lahat ng rice. Lagyan natin sa ibabaw ng yellow saffron. Pangpaganda ng kulay. Yellow saffron, and then this curry water. Maganda ang amoy, pampabango.
Takpan natin ng foil. Takpan muna natin, guys. Luluto natin ng 5 to 20 minutes. Ang ilagay natin sa low heater para hindi masunog yung ilalim. A few moments later. Oh, ayan na, guys. Ito na ang biryani natin. Pinestrada. Kain na, guys. Thank you for watching, guys.